Good morning guys, update tayo guys no? Update tayo kasi mayroon akong bagong na discovery na pagkain. No? Importante din 'to na malaman niyo itong pagkain na 'to guys, no? Lalo-lalo na pansin niyo, kailan ba 'yon? Linggo ba 'yon nangyari na binomba na naman yung ating mga Coast Guard? Dalawang barko natin ang nasisira dahil binomba ng China, no? At di lang basta-basta bomba yun dahil according sa Coast Guard, no? Yung ginamit nilang pang water cannon, no? Ay pwedeng ikakamatay ng tao dahil sa sublang lakas, no? Tapos, yun. Nasira yung ating barko, no? Nayupi yung mga bakal, no? Yung mga bakal na nakakabit sa barko. So ngayon guys, siyempre pag mga ganyan, yan kasi yung mga sinyalis no, or yung mga palatandaan ba na talagang sabi ko nung nakaraan na pwede tayong talagang magkagulo dito. So ngayon guys, meron akong na-discovery na isang pagkain. So importante ito guys na malaman nyo to. No, bibira lang ang mga tao na nakakaalam nitong pagkain na to. At bibihira lang din ang mga taong kumakain ito. So kung napapansin nyo guys, matagal ako hindi nakapag-update ng mga pagkain, no? Kung sakasakaling girahin tayo, no? Maghanap tayo ng mga diskarte ng mga pagkain, no? Sa kagubatan. So ngayon guys, mayroon akong na-discovery na naman na pagkain na pwede nating ulami, no? At makikita mo to kahit saan-saan, no? Ngayon guys, niluto ko na siya. Niluto ko na tong pagkain na to. At sana ay magluto rin kayo nito. Para masanay na yung inyong, masanay kayo kumain nito, yung bituka nyo. Pagka kumain kayo nito ay, kasi pre, pagka hindi ka kasi, lahat naman ng pagkain eh, pagka nanibago ka, talagang magtatai ka, no? Magkaroon ka ng LBM. So ngayon pa lang dapat kay sana, ngayon pa lang ay try niyo nang kainin 'to. Para pagdating ng araw kung magkagulo matay rito ay hindi na bago sa inyo 'tong mga pagkain na ipapakita ko sa inyo ngayon. So ito mangga guys, no, mangga. Lagi naman talaga ako nakain ng mangga. Naano ko na 'to. Pero ito guys, bagong tuklas ko na pagkain. Bagong tuklas at nung natuklasan ko siya guys, niluto ko na talaga. Niluto ko na siya kung paano lutuin. So ngayon, ulamin ko siya ngayon. Kasi ngayon guys, kakain pa lang ako. Ito yung ulam ko guys. Oh. Isda na tapos may panghimagas tayo na mangga. Tapos ito ngayon guys, yung pangatlong ulam ko. Ito yung nadidiscovery kong ulam. So importante ito guys na malaman ng ating mga kababayan. Saka sigurado ako guys, maraming mga kababayan tayo dito na hindi pa nila nasubukan kumain ito. Marami at marami din akong maraming mga kababayan na hindi nila alam na itong pagkain na ipapakita ko ngayon ay pwede palang pagkainin, kainin ng tao. Pagkain pala ng tao. At ito guys, isa to sa mga pagkain na i-consider natin as a survival. Pang-survival na pagkain, no? Once na ma-involve, once na magkaroon na tayo ng kaguluhan dito. Dahil yun nga, nakikita nyo naman eh, di ba? Kababalita lang, no? Nung Lunes, Martes yata yun, no? Binalita, kawawa yung ating mga Philippine Coast Guard ang ating trupa, no? Talagang binomba sila, wala silang magagawa, no? Binomba sila ng mga malalaking barko ng China. So pag mga ganyan kasi guys, no, mayroong nananakit yung China, siyempre, at saka nagbabala, no? Hindi lang yung water cannon, talagang nagbabala sila. Nagbabala sila na maghanda daw tayo, no? Kasi yun, pwedeng anytime, pwede tayo nilang guluhin dito. So bilang paghahanda guys, syempre kailangan natin tuklasin ang mga pagkain na hindi pa natin nakakain. Hindi natin natikmang nasubukan kumain. At kailangan din nating alamin
Yung mga pagkain na akala natin na hindi pagkain, pero yun pala ay pagkain pala. At nakikita lang natin sa ating paligid, dinadaan-daan na lang natin. Minsan pinagbabato lang natin ng mga kung ano-ano. Ay akala natin hindi pagkain. Pero yun pala pagkain. So ito yung isa din to sa mga ipapakita ko sa inyo na pagkain. So napaka-importante yan guys, no? Kasi ganito kasi yan, no? Sa once kasi na magkagira tayo dito, eh magkaguluhan, magkagulo. Sigurado yan guys, magkaubusan talaga tayo ng pagkain dito. Bihira na tayo makakita ng kung ano mang gustong kainin natin ngayon ay magagawa natin. Pero pag panahon ng kaguluhan guys, wala na kung ano yung mga kinakain natin ngayon na hindi na talaga natin makakain yan. Kaya siyempre magkaubusan ng pagkain. Walang nagtatanim ng pagkain. Natural, walang magtatanim ng pagkain, walang mag-harvest ng pagkain. So ang gagawin natin dito, dahil tayo wala naman tayo sa disyerto, nasa lugar naman tayo na kung saan ay maraming mga puno, maraming mga... So kailangan lang natin talaga ay maghanap tayo ng pagkain. Kasi kung halimbawa magkagulo, nasa syudad ka, nasa city ka nakatira, eh wala ka nang mahanap ng pagkain dyan. Bakit? Eh ubos na yung pagkain yan, tsaka sira-sira na yung mga building. Diba ganun naman pag-ira, tinamo gira sa Marawi, dito lang yun, mauti lang yung involved doon, pero wasak yung mga building. So yun doon, wala kang mahanap ng pagkain doon. So siyempre, kailangan mamundo ka. At pagdating sa kabundukan guys, marami tayong mga pagkain na makikita. Kaya lang, karamihan sa atin, yung iba hindi nila alam. Nakikita na nila lang dalawang mga mata nila, hinahawakan na nila. Pero wala silang idea, hindi nila alam na yung hinahawakan pala nila ay pagkain pala. So ito yun, pinapapakita ko sa inyo ngayon. Na itong pagkain na to guys ay isa sa pwede consider as a survival. No? Ito, ang pagkain na to guys, walang pinipili to. Pwede sa pambata, matanda, no? Pwede. Basta kayang kumain, makakain ito. No? At ito guys, marami kang makikita nito. Marami kang makikita nito sa Pilipinas. No? Tulad na sinabi ko, wala tayo sa disyerto. Nasa Pilipinas tayo, marami kang makikitang pagkain dito. No? Pumunta ka lang sa mga kabundukan, marami kang makikita. At itong pagkain na to guys, ay makikita mo rin to sa kabundukan. Tanti to guys, no? Kasi kita nyo naman, di ba, nagkagulo, di ba? So, may nagbabala sa atin. Okay lang sana kung ang nagbabala ng manggugulo sa atin ay mga kapwa Pilipino lang. Kasi kayang-kaya ng mga kasundaluhan natin yan. Eh, ang masaklap kasi, ang mahirap kasi, ang nagbabanta sa atin ay taga-ibang bansa. No? Siyempre, pag-ibang bansa, ano na yan, no? Damay-damay tayo lahat yan, no? Walang pinipili yan, no? Mayaman ka man, no? Mahirap, no? Hindi ka makakaiwas. Maliban na lang kung may pera ka. May pera ka, makakaalis ka, makapunta ka sa ibang bansa. For your security. For your safety. Eh, tayo, tulad natin, na mga mahirap lang. Wala tayong kakayahan na pumunta sa ibang bansa. So, ang kailangan natin dito, eh, dumiskarte para makasurvive tayo. No, makasurvive yung ating pamilya. So paano ba tayo makasurvive? Noong una, umiwas tayo sa kaguluhan. Hangga't maaari, kung kaya natin umiwas tayo. No? Pangalawa, siyempre, pagkain, no? Kasi wala eh. Pag hindi ka makakain guys sa 3 araw sa isang linggo, manghihina ka. Pag nanghihina ka, wala na. Uy. So maliit ang chance mo na makasurvive ka. So ito guys, may papakita ko sa inyo. Ito guys, ang pagkain na to guys ay sayute. So paano mo niluto to guys? Love din sa mga sayute. Ginisang sayute. Ayan guys, ginisang sayute. Sa orasan. Ginisang sayute guys, tapos nilagyan ng giniling na karne. So, 'di ba? Na marami kang makikita nito, no, sa kabundukan, no. Kahit saan ka mapunta dito sa Pilipinas, mayroon kang makikita nito. So ito yung ulam ko ngayon guys, no. Sinasanay ko ng kumain ng sayute. So, ang ulam ko, guys, isda. Tapos, mayroon tayong mangga. Mayroon tayong mangga. At, siyempre, mayroon tayong ginisang sayute. So, importante ito, guys, manamasanay tayo. Kasi, pagdating ng araw, guys, wala na tayong magagawa. Kundi,
sayuti na lang ang ulami natin, no? Wala nang halo-halo. Yeah, buti pa ngayon, makahalo tayo ng karne. Pero ngayon, pag gagulo, guys, wala na. So, yun lang, guys.